Noon, hindi po tayo particular sa mga oras-oras na yan. Basta yung para sa atin. Welcome to our home. Bago ang lahat, huwag nating kaligtaang mag-like, share, and subscribe sa ating channel. Tayo po ay magtatanim ng ginger or luya. Kung ikaw ang tatanungin, paano mo ginagamit ang iyong leisure time? Dito sa probinsya, tayo ay nagtatanim sa ating bakuran ng mga luya gamit ang mga lumang sako. Ang mga lumang sako na hindi na magagamit ay nilalagyan natin ng lupa na mayroong patabang mga dumi ng ating mga itik at mga manok. Sa ganitong pamamaraan, ganito natin ginagamit ng tama at wasto ang ating leisure time. Ang ganitong ideas ay nakadagdag ng kagandahan sa ating paligid. Pinamamalas nito ang kasiyasiyang output. Ito ay simpleng bagay lamang, ngunit taglay nito ang isang mapanghimok na ilustrasyon para sa lahat na nakamasid at nakapagtanto ng malaking pakinabang nito. Ito ay maituturing na sini na kapag bibigay ngiti sa lahat na humahanga at nakakaunawa ng tunay na ekspresyon na nais mailahad ng may gawa. Ang bawat bakanting oras mayroon tayo, katumbas ay ginto. Sapagkat kung ito ay ating sinusulit na mayroong specific goal, maliit man o malaki, tayo ay magtatamo ng mga magagandang bunga galing sa ating mga ginagawa. Kung tayo po ay magmamasid sa ating komunidad, maraming mga matatagumpay na mga personalidad ang malimit na nasusumpungang hindi nagsasayang ng kanilang oras. Ito ay isang estratehiyang mahirap malirip ng karamihan. Ngunit sa kabilang dako, ito ay kinukonsiderang napakaningning na oportunidad na malayang sinasamsam ng mga may matatayog na pananaw at siyang palaging nananalo sa buhay. May magagawa pa tayo kung ngayon pa lamang natin ito napagtanto. Ang tagumpay ay palaging nagsisimula sa mga maliliit na bagay na unti-unting yumayabong dahil palagi natin itong ini-enhance. Hindi pa huli ang lahat para sa ating pansariling pagtutuklas. Na ang bawat pagtiktok ng ating orasan ay may katumbas ng butil ng ginto na siyang maghahatid sa atin sa alapaap ng tagumpay. Ang ini-emphasize po ng ating video ay hindi lamang ang pagtatanim ng luya, kundi ang ating angking resourcefulness, kung saan po ay gumagamit tayo ng mga recycled materials like mga lumang sako natin na iniisip natin na basura or kinukonsider na natin na hindi ito mapapakinabangan. At ang pinaka point po ay pinapahiwatig po natin kung paano pinapahalagahan ang bawat libreng oras
mayroon tayo. Now we are practicing our time or using our time wisely. Utilizing our time wisely. According to our great philosopher John Ruskin, time is precious and should not be wasted. Money lost can be, but when time lost cannot be recaptured. Diba magandang kasabihan yan? Noon, hindi po tayo particular sa mga oras-oras na yan. Basta yung para sa atin ay nagiging kontento po tayo na na-perform po natin yung ating gawain sa buong maghapon. Na kailangan pa lang mayroong achievements ang bawat libreng oras na mayroon tayo. Dahil ito po yung ginagawa ng mga matatagumpay na mga personalidad. Kasi kung titingnan po natin, magkaroon po tayo ng pagsisiyasat, lahat po ng nagtatagumpay ay pinapahalagahan nila yung mga oras. Hindi nila pinapalipas yung mga oras na walang na-achieve na goals. So, ganun talaga or ganun pala kahalaga na kailangan nating ma-manage ng tama ang ating oras. So, habang lumilipas yung mga panahon, kung nagagamit po natin ito ng tama, siguro maraming mga goals na tayong naaabot. Pero hindi pa naman huli yung lahat. May magagawa pa naman tayo. Dahil sabi pa ng ating great philosopher na ang ikakatagumpay po ng ating sarili, ng ating buhay ay nababase kung paano natin ginagawa o ginagamit ang mga oras na kung saan ginugugol natin sa mga mahahalagang bagay na magbibigay sa atin ng tagumpay sa ating hinaharap. Mga kadoks, ang ating ginagawa ay isang simpleng bagay lamang. Ito ay maaaring magagawa ng kahit sinuman sa atin. Kung kaya't muli nating pinagyaman ang ating panitikan at tayo ay naglapat ng teoryang imahinismo sa ating pagtatampo. Sana po ay marami tayong napangiti at nabigyan ng inspirasyon. Thank you for watching and visiting this channel. Bye for now!